Shut the ball. Play hard, drink harder. So, what's up, bayang sadik sa basketball? Welcome sa channel natin na Shot the Ball. Saan dito, wala tayong script. Hindi ako nagbabalita, hindi ako nagre-report. Dito, nagkukwentuhan lamang tayo ng mga sir sa pagdating sa mundo ng basketball. So, kamakailan lang, in-announce niya yung 24-man pool ng Gilas Pilipinas para sa first window ng FIBA Asia Qualifiers, no? So, ayun, ba't ibang reaction ang kinakawalan ng mga netizens sa iba't ibang social media forums. At syempre, pag may mga ganyang ina-announce na lineup, meron din mga nai-snap, no? Kumbaga. So, pag-uwentuhan natin ngayon yung mga players na nai-snap ayon sa opinion ng mga basketball fanatics na kumbaga active sa social media, no? So, sino-sino yung mga players na ayon sa kanila dapat nasa pool of players pero yun nga, nai-snap. Unang player na hinanap ng social media people ay walang iba kundi si Junmar Fajardo. So, bakit nga daw wala si Junmar Fajardo sa pool of players? Siya lang naman yung ating five-time MVP consecutive pa. So, bakit wala siya sa lineup? Ayun nga, madali naman in-address yun ng SGP management kung bakit nga wala sa lineup si Junmar. At ayon sa kanila, marapat na bigyan naman ng pahinga ito si Junmar kasi nga sunod-sunod naman yung tournament na nilalaroan niya, no? magmula nung nag-start yung ganitong format na home away, lagi na siya nandoon, yung Asian Games, tapos yung World Cup nga, at yung ito rin, SEA Games, no? So, kailangan din niya naman talaga magpahinga. Bukod pa nga doon yung, syempre, yung nilalaroan niya dito sa PBA, yung San Miguel, palagi din nasa final. So, kailangan niyang i-recover, syempre, yung katawan niya. Kailangan niya rin mag-relax. So, understandable naman kung bakit wala siya sa pool of players ngayon. At the same time, isa rin factor siguro yung ang mga kalaban natin ay Thailand at Indonesia. So, kumbaga, hindi natin kailangan pumukpok. At isa na rin din siguro doon yung factor na hindi natin kailangan manalo, no? Kasi automatic tayo na qualified na kasi nga tayo yung host country. At syempre, talagang pinaka-consider talaga nila doon ay yung makapagpahinga si Junmar, no? Enjoy niya yung off-season ngayon, imbis na balik practice kaagad siya. Enjoy niya yung off-season kasama yung pamilya niya sa probinsya, no? Kita naman natin yung mga post niya lately sa inyong mga social media accounts. Kita niyo, enjoy na enjoy siya sa balik buhay probinsya niya kasama ng mga mahal niya sa buhay, no? So, yun. Gana ng akin, okay lang na wala sa lineup si Junmar, no? So, pahinga muna si Junmar. Bigyan natin yung pagkakataon yung mga ibang players natin, no? Pangalawang player na hinahanap ng mga tao sa social media na wala nga sa listahan ng Gilas Pilipinas Pool of Players ay itong si Terence the Bro Romeo, no? So, bakit nga naman wala si Terence? Huling nakita natin na maglaro sa Gilas Pilipinas itong si Terence ay yung nangyari nga yung Gilas Pilipinas versus Australia Brawl, no? Yun yung huling time na nakita natin siya na naglaro sa national team. After nun, yung era na ni Coach Cheng, nawala na siya. Itong World Cup, wala rin siya. At itong SEA Games, wala rin siya, no? So,
siguro high time na makita natin ulit si Terrence na sa Gilas, pero yun nga, hindi siya na na-snap siya dito sa pool na to. At hindi katulad ni June Mar, no, walang sagot yung SBP dito, pero sa atin obvious naman na nagkaroon na ng fallout si Terrence Romney sa kampo ng MVP group. So hindi malayo na yun yung dahilan kung bakit hindi na siya nasasama dito sa lineup ng Gilas, no. At siguro kailangan, kung gusto talaga ni Terrence at gusto ng SBP na lumaro ulit itong si Terrence Romeo para sa Gilas, kailangan siguro magkaroon muna sila ng heart-to-heart talk, ayusin yung mga gusot nila. At ano, sayang din kasi alam naman natin yung kalibre ni Terrence Romeo pagdating sa Gilas. At the same time, napaka-exciting niya kasing lumaro sa Gilas, no? So dagdag excitement. At syempre yung mga followers niya, nami-miss na talaga siya sa Gilas Pilipinas, no? At log player na hinahanap ng mga netizen ay napaka-controversial si Calvin Abueva. Uling nakita rin natin si Calvin Abueva katulad ni Terrence Rome noong Gilas Pilipinas Australia Brawl, no? Tapos noon, sunod-sunod na yung problema kinaharap niya, no? Hindi lang sa Gilas Pilipinas kundi pati sa kanyang team sa PBA. At the same time, family matters din. So makailan niya dahil sa suspendido siya ng kanyang ng PBA. Suspendido siya sa PBA. Meron lumabas na video niya na naglalaro ulit siya sa mga ligang labas. Ayun nga, pero kahit na ganun nang nangyayari sa career ni Calvin Abueva, marami pa rin fans na naghahanap sa kanya, no? Maraming naghahangad na makita ulit siyang lumaro dito sa Gilas Pilipinas. Sa ganang akin, dahil nga kumbaga yung SBP management at may bagong approach kasi yung SBP management, no? Kumbaga nag-shy away na sila sa pagkuha ng mga players na kumbaga undersized, tapos yung skills nila ay hindi ugma internationally, no? So ito kasi si Calvin Abueva, undersized big siya sa loob kasi ang laro niya. Pag naglaro naman siya ng guardia, hindi wala siyang outside shooting, hindi rin ganun kapulido yung dribbling niya. At the same time sa depensa, hindi siya sanay bumantay ng mga guardia, no? Kasi nga masanay siyang lumaro sa loob, no? So yung skill set niya old school, no? So yung kung nakita niyo naman yung pool of players na kinuha ng SBP, naging mas pinipila niya nila ngayong kumuha ng mga players na sakto yung height dun sa position na nilalaro niya, at the same time pati yung skill set, no, para maglaro sa international basketball. So ayan muna natin siguro resolve by ni Calvin Abueva yung mga problema niya sa PBA sa kanyang mother team, although ayos naman na sila ng Phoenix Fuel Master, na nilift na yung suspension niya, nagpa-practice na rin siya dun sa team. Yun lang alam, yung PBA hindi pa nililift yung suspension niya, kaya nakita natin naglalaro siya sa mga ligang labas. At palagi ko magiging issue din na naman yung paglalaro niya sa ligang labas niya, no? Kasi bawal pa rin yun kahit suspendido, ano? At the same time, yung family matters niya, sabi mukhang okay na, pero hindi natin masabi, no? Ayan na natin siguro yun. Sa itong si Calvin Abueva, walking time bomb talaga si walking si itong si Calvin Abueva, no? So siguro mas maraming ng players na nararapat dun sa posisyon na yun kaysa ibigay kay Calvin. Yun naman eh, opinion ko lang. Alam ko maraming supporters to si Abueva, pero siguro tama na siguro yung last natin na nakita si Abueva na
sabihin natin nag-spark nung controversial na Gilas Pilipinas versus Australia Brown. Isa pa ka sa mga players na na-snap at hinahanap ng mga netizen ay itong si Marshall Lassiter, no? So, bakit nga naman wala si Marshall? Kukunti na lang yung shooter natin, tapos wala pa si Marshall. Alam naman natin na deadly talaga sa labas itong si Marshall. Pero, bakit wala siya sa pool? So, siguro, dahil na rin, matagal na rin sa national team ng si Marshall, no? Since inception pa ng Gilas 1, 2009-2010, nasa program na ng Gilas itong si Marshall. Same time, may edad na rin siya at marami na rin injuries. So, it's high time na humanap na rin tayo ng bagong SG o bagong shooter na pupuwang sa pwesto na pagiging shooter, no? So, siguro okay lang na wala si Marshall sa pulo. Bigyan natin ng pagkakataon tong si Ray Suerte, si Alain Bulandidi, si Thirdy na i-fill yung spot na yon, yung shooter na shooter at the same time two-way player, no? So yun siguro. At dahil na rin siguro sa injuries, no, sa malaking consideration talaga yun kasi kadalasan talagang injured na rin itong si Marshall Lassiter, no? So yun siguro ang dahilan bakit isa pa sa mga na-snap na players ay itong si Craig Slaughter, no? Bakit wala si Craig Slaughter sa pool of players? Samantalang wala na nga si Junmar, no? Sakto-sakto sana para mabigyan ng pagkakatay itong si Craig Slaughter na patunayan yung kanyang sarili at mabalik yung kanyang kumpiyansa, no? Lalo't nga wala itong si Junmar. Pwedeng siya yung maging main big man ngayon ng Gilas. Pero bakit wala siya sa pool? Yun yung kadalasan na katanungan ng mga netizens kung bakit wala sa pool itong si Craig Slaughter. So bakit nga ba? Isa din sa katanungan ko. Sayang, magandang opportunity ta sana to kay Craig. Although nasa finals niya sila ngayon at maganda yung nilalaro niya against Meralco Bolts. Game 3 sa Wednesday. So next week baka tapos na tong final. So pero pa naman sanang time para mag-practice siya. So kaya nga lang yun, yeah, hindi siya magkakaroon ng off-season, hindi siya mapagpahinga kahit saglit kasi kung nasa pool siya, practice siya dito sa Gilas. So yun, sayang din. Ayun din, ako din mismo, pwede sana siyang magamit sa window na to against Indonesia sa Thailand, no? At ayun nga, sayang kasi pwede niyang kunin sana yung spotlight kay Junmar na alam naman natin na ang main pick natin itong si Junmar. So yun, bakit wala si Craig? Bakit nga ba? Next, the player na nasa snub list na itong ang Gilas pool, itong si Scotty Thompson. Ayun, huling lumaro itong si Scotty Thompson, no? Itong ang bago mag World Cup, nandun na siya sa mga lineup nung home and away game natin, nung qualifiers. Pero nung World Cup, nag-back off siya, no? Siya mismo yung tumanggi at dahil niya to paliwanag niya sa palayay niya, mas marami pang players na mas angkop na lumaro para sa kanya, no? Kasi tingin niya yung weakness niya na kawalan ng outside shooting magiging malaking butas para sa team. Ayun niya, siguro sana rin yun sa dahilan kung bakit wala siya sa pool ngayon, no? Kasi hindi niya pa rin na-improve yung aspeto ng laro niya na yun hanggang ngayon. Makita naman natin ngayong finals, no? May mga tira pa rin siya na
tira sa 3 na libreng grade gray kasi hindi nga siya binabantayan talaga. Pero ni hindi tumatama sa rin yung mga attempts niya, no? Sa 3. So, yun. Isang malaking factor din siguro talaga yun kung bakit wala sa full of player itong si Scottie Thompson ngayong first window ng qualifiers. Sana ma-address talaga ni Thompson na yung issue niya na yun, yung kawalan niya ng outside shooting. No? Alam naman natin na ginagawa niya ng paraan na ma-address yun during practice. Nag-extra shooting siya, no? So, meron nga tayong clip niya na after nung ilas practice nila under coaching, nagpa-A1 siya para mag-extra workout na i-practice yung 3-point shooting niya. Oh, isa pang player na wala sa pool ng Gilas Pilipinas at sabi nga nila na i-stamp daw ay itong si Gilas mainstay, si Jason Castro. So, bakit wala sa lineup si Castro? Obviously, palagay ko dahil na rin sa gusto na rin talaga mag-retiro ni Jason Castro sa national team duties. No, ito nga, World Cup, nag-leg off siya dahil mas binigyan niya ng pagkakataon yung pamilya niya, family matters daw, kaya siya nag-leg off. At alam naman natin na after nung OQT natin nung 2016, nag-retire na siya noon, no? So, inakausapan lang siya na lumaro ulit sa Gilas nung si Coach Chad ulit yung nag-handle nung Gilas program. At in-oblige niya naman, no? So, this time, palagay ko talagang nag-decide na si Castro na mag-retire na at sa national team duties at bigyan ng pagkakataon yung mga batang players natin na lumaro katulad nga nito ni Steve Perez, ni Nico Ravena at ng mga mas bata pang players tulad ni Matt Nieto at iba pa. So yun, siguro nagana ka akin, ha, high time na magpahinga na rin si Jason Castro at ibigay na yung pagkakataon para sa mga mas batang players. Andito naman tayo sa mga amateur players na hindi na isama. Alam naman natin yung pool of players ay merong nakasama ng mga amateurs, no? Tulad niya nito ni David DiPonso, Kobe Paras at iba pa, no? So meron din mga players na high profile at magagaling din naman talaga at prospect din naman talaga, pero hindi nga sila nakasama dito sa pool. Maybe sa future, posible maisama sila, pero bakit ngayong iteration wala sila, no? At nangunguna nga doon ay itong si Renz Abando. Sa Renz Abando, ang daming naghahangad yan na ipasok na agad sa Gilas program, no? Kasi nga, yun nga, yung ma-address niya yung kakulangan natin sa outside shooting at pasok na pasok nga doon si Abando, no? At the same time, napaka-athletic niya rin at sa depensa, maasahan din, no? So yun, bakit wala siya? Siguro, opinion ko lang, dahil maaaring hindi pa siya pinapayagan ng UST. Alam naman natin yung naging controversy regarding pinapirate daw siya ng NU sa kalagitnaan ng season. So yun, siguro pinoprotection na lang ng UST na makuha sa kanila itong si Renz Abando, no? Hindi rin naman natin sila masisisi kasi isa sa mga main gunners talaga nila itong si Renz Abando at isa rin sa Thailand kung bakit naging competitive yung UST last season ng UAAP. Pero sayang kasi makikita sana natin yung kung totoo ba yung hype patungkol dito kay Renz Abando against sa
international na competition. Although Indonesia, Thailand nga lang yung kalaban natin, no? Sayang, saka at the same time, malaking factor din yung makaka-practice niya yung mga members ng Gilas Pilipinas Pool of Players, no? So yun, pero in the future, asahan natin na makakasama itong si Renz Abando sa future iteration ng Gilas. Hindi nga lang siguro ngayon, no? Sa pang-amateur, kaya lang ito, nasa juniors pa, no? Walang iba kundi itong si Carl Tamayo. So, alam naman natin yung skills nito ni Carl Tamayo, although nasa high school pa nga lang siya, no? Hindi mo rin matatawaran. Si David Duponso nga, nasa pool of players, eh. Bakit hindi itong si Dick Carl Tamayo, samantalang magkakampi lang sila sa Under-19 FIBA Worlds, no? Saka, kasama nga rin pala dapat sa pool of players nun sa Gilas Pilipinas 20 for 23 itong si Carl. At sayang, kasi big man ito na may tira sa labas, may dribble. Sakto sana na masubok siya against Indonesia at Thailand, hindi masyadong kabigatan na kalaban. At alam naman natin na kaya niyang mag-compete against those teams. Sayang kasi maganda opportunity ito, no? At magandang preparation din para dun sa bata in the future. Sana sa mga susunod na iteration, i-consider nila itong si Carl Tamayo na ilagay na kagad, although nasa juniors pa lang pa rin siya naglalaro, no? Siguro isa na rin reason na conflict din sa schedule ng UAAP juniors, kasi kakastart pa lang ng second round ng elimination nila, no? Siguro, kaya siguro magpapang-abot pagdating ng semis at finals ng UAAP juniors. Pero sayang lang talaga, dapat nabigyan ng pagkakataon nitong si Carl Tamayo. Next na amateur player na na-snap, ito nga si Richie Rivero. Maraming mga fangirls ni Richie Rivero ang naghahanap bakit wala daw siya sa pool of players. Although sabi nga nila, noong si Coach Shea may hawak, na-consider siya, no, na makasama, although amateur pa siya kasama ni Kai Soto at ni Kobe Paras. At regular siya umatid ng practice nun, no? Talagang pinakita niya yung dedication at kagustuhan niyang matuto at lumaro sa Gilas Pilipinas. Although hindi naman siya nakapasok sa final line, ha? Pero malaking bagay na din yung nandoon siya sa practice at makikita mo yung dedication niya. At ngayon niya, na-snap siya. Andiyan yung mga contemporaries niya, no? Si Jordi Ravena, si Lamat Nieto, si Kobe Pares, nandun na sa pool of players, pero bakit siya wala? Yun, hindi ko rin alam bakit hindi siya consider, no? Siguro, sa susunod ng mga iteration, mabigyan din siya ulit ng pagkakataon, katulad ng nangyari kay, mabigyan siya ng pagkakataon ko, check. At, may napatunayan na rin man kahit konti itong si Richie sa international basketball nung naglalaro siya sa Lasal. At tumaday itong Lasal sa Japan yata o Taiwan yata yun, no? Maganda yung pinakita niya doon at nakilala din siya doon at the same time sa mga FIBA 3-on-3 tournament. Kilala rin siya doon. So, maybe next time makasama tong si Richie. Pero kailangan talagang mag-improve din siya kasi hindi maganda yung pinakita niya na itong nakaraang UAP, no? Hindi siya naging ganun ka-explosive pagdating sa scoring.
at talagang inaasahan sa kanya yung may convert siya into point guard, no? Kasi medyo malit siya pagdating sa shooting guard, kaya yun talaga yung gustong mangyari sa kanya noon, coaching, matuto siyang lumaro ng point guard. So yun, maybe next time makita natin si Richie Rivero sa full ng Gilas Pilipinas. Yan pa mga amateur players na na-snap dito sa Gilas Pilipinas pool. Kung yung mga pansin-pansin naman na si Alin Bulanidi lang ang player na galing sa NC na amateur pa, no? Yung mga pros, meron naman dyan naman sila si Dippers. Pero meron mga ilang prospects sa NC na hindi nabigyan pansin ngayon, no? Ito nga sila of Tana, si J.U. Ambuhot at si Kemark Carino, no? Si Ambuhot at si Kemark Carino, naisama na sila dun dati sa ginawang pool of players para sa Gilas Pilipinas 23 for 23. Mga prospect na bigs to. Ang Buhot, 6'7 na may tira sa labas, although sobrang nipis pa niya. Ito naman si Carino, nagpakitang gilas na to nung under-18 FIBA Asia, no? Pagtapos yung bigla naglaho dahil nabampo sa San Beda, kasi nga alam naman natin ang import ng San Beda ay big man. So wala siyang opportunity para ipakita yung skills niya sa NC. Pero pagka nagkakaroon naman siya ng minuto, medyo minsan lumalabas naman yung kanyang skills. Pero sayang kasi 6'8 ito, defensive demon pagdating sa ilalim, no? Pero manipis pa rin at may tira din sa labas, kaya lang yun nga, dahil sa kanipisan niya hirap siya matagbanggaan sa loob. So sayang kasi may height tong dalawang bata na to, pati si Oftana, no? So alam naman natin yung mga batang NC, although hindi sila ganun kapopular compare sa mga players galing UAP, ito naman eh mga patak sa laro itong mga to, mas palaban, mas physical. So yun, mga players na ilan lang sa mga players ng NC na prospect din sana, kaya lang hindi sila naisama sa pool. Siguro sa mga susunod na iteration may sama sila, kasi nga naman 24 lang naman itong kadalasan na pinapasok sa pool of players, no? Mahirap din naman kasi kung masyadong madami, hindi masyadong matututukan, 12 lang naman yung kukunin, kaya hindi rin maganda yung masyadong madami. So yun, nailatag na natin yung mga ilang players na na-stab nga dito sa 24-man pool of players para sa first window ng FIBA Asia Qualifiers. Ito ay opinion ng mga netizen, no, sa iba't ibang social media, YouTube, Facebook, sa ibang mga forums, no? So napapasa kasi natin lahat yan ng Pacquiao, no? So ilan lang sila sa mga kadalasan na babanggit. The same time yung iba dyan, personal opinion din natin itong, lalo na yung mga amateurs na nabanggit natin, no? Yung kayo, kung tingin nyo, sino pa yung mga ibang players na na-snap at sayang na hindi nakasama dito sa pool of players at maganda opportunities para sana sa kanila, no? Kasi nga, hindi naman kabigatan yung mga kalaban natin. Mas mabibigyan sana sila ng minuto at mas mabibigyan sana sila ng chance na makapasok sa final lineup. At the same time, makaka-training nila at matututo sila dito nga sa pakikipag-practice against
pro players sa Gilas Management. Siyempre yung way kung paano maglaro sa FIFA competition. So yun, dito na siguro natin tatapusin itong kwentuhan natin. Kung nakaabot kayo sa parte ng video na ito, maraming salamat. Kung gusto nyo, paki-click lang yung subscribe button at pati yung bell button para updated kayo sa mga iba't ibang pangyayari sa mundo ng basketball. At kung mahilig kayo sa pag-aalaga ng kalapate, pagkakarera ng kalapate, bisitahin nyo naman yung isang channel natin, yung Buhay Kalapate, no? Yun lang. Hanggang sa susunod ulit, maraming salamat at kita-kits na lang. Shoutout sa Shopee Boy, sana support nyo kami at ini. Bakla ka, shoot mo yung bola. Tapos maglaro ka ng gusto. Yung hard talaga. Tapos, inom kayong walwal. Ganun bakla. Bakulang to ah.